Ika-24 ng Agosto, Sabado, ang Kapistahan ni San Bartolome, Apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi nito sa kanya, "Ang tinukoy ni Moises na nakasulat sa batas at mga propeta, siya ang natagpuan namin, si Jesus na anak ni Jose na taga Nazaret." Sinabi sa kanya ni Natanael, "May mabuti bang galing sa Nazaret?" Sagot ni Felipe, "Halika't tingnan mo." Nakita ni Jesus si Natanael na palapit sa kanya at sinabi niya tungkol sa kanya, "Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari." Sinabi sa kanya ni Natanael, "Paano mo ako nakilala?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita." Sumagot si Natanael, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos at naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo." At idinugtong ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong nakabukas ang langit at panikpanaog sa anak ng tao ang mga anghel ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nakita na kita. Hindi natin matatakasan ng Diyos. Wala tayong lugar na mapagtataguan. Hindi natin maitatago sa Kanya ang anumang ginawa natin o gagawin pa natin. At ito ang diwa ng Ebanghelyo ngayon. Batid ng Diyos ang ating kaibuturan. Ayon sa pagninilay ni Albert Barnes sa Banal na Kasulatan, malinaw raw sa kwento ng Ebanghelyo ngayon na hindi pisikal na presensya ni Jesus ang pinag-uusapan ng sabihin niyang nakita niya si Natanael. Datapot, hindi pisikal na naroon si Jesus. Sinasabi niyang batid niya ang iniisip ni Natanael, ang mga naisin nito sa buhay, ang kanyang mga lihim na damdamin at mga pangarap. Batid ng Panginoon ang anumang lihim na ginagawa natin, mabuti man ito o masama. Naririnig niya ang ating mga panalangin at pangarap sa buhay. Hindi man natin ito sabihin. Hindi tayo maaaring magkunwari sa anumang ginagawa at sinasabi natin, kaya naman huhusgahan tayo ng naayon sa ating kalooban. Pagsasagawa, malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Huwag tayong matakot na humiling sa Panginoon sapagkat batid niya ang ating mga naisin sa buhay bago pa man natin ito isipin.